Hello guys, I'm back. Good nice ko lang i-share sa inyo guys at dito sa aking mga downline na mga franchise dealer na kung ano yung naging buhay ko nung before pa ako nag-Avon. Noon, ito kila, alam nito ang buhay ko, tsaka ito, matagal na itong mga to. Na more than 6 years ko na silang dealer. So matagal na sila, so kilala nila ako. Ganito yun, nung ano, meron akong 4 na anak. Tapos yung mister ko, meron lang kaming bangka. Tapos minsan nag-on and off siya sa pabrika, ganun. Tapos ako, nagka-canteen, meron akong sari-sari store, ganyan. Tapos, pagka tuwing hapon, nagpapa-order ako ng Avon. Tuwing hapon yon. So, tapos malakas ako magbenta ng morning ng Ruby. Malakas ako magbenta ng Avon product. Tapos na hanggang sa, pero sabi ko, hindi pa rin sapat yung kinikita ko para pampaaral sa 4 na anak. Kahit pagsamahin namin yung benta na yung kita namin mag-asawa. So, nag-decide ako dati na sabi ko, mag-abroad na nga lang ako. Mag-apply ako sa abroad. Kuhaan ako ng passport. Nagpitos ako. Kulang ko na lang visa. Then, sabi ko, and then nung ano na, one time, natutulog yung mga anak ko. Parang nakakaawa naman yung mga anak ko na iwan ko sila. 4 sila. Tapos ang parents ko wala. Wala na rin akong planan. Wala aking kapatid na pwedeng mag-alaga sa kanila. So sabi ko, parang naawa ako sa kanila. Sabi ko, asawa ko sa mag-aalaga. Eh, baka mamaya ko ano naman sa kanila. So, basta tapos ang dasal-dasal lang ako. Sabi ko, Lord, ano po ba talaga dapat ko gawin? Kasi gusto ko talaga yung mga anak ko makataas sa pag-aaral. Kasi hindi namin kaya pag dito lang ako nagtrabaho. Then sabi ko, Lord, bigyan mo po, ganito na lang po. Hindi ko talaga kaya iwan yung mga anak ko. Bigyan niyo po ako ng trabaho o ng pagkakakitaan na pwedeng pumalit dun sa kikitain ko sa abroad, sabi ko. Alam niyo ang binigay ni Lord sa akin? Nag-SL ako. Ganito, wala pa akong alam. Yung upline ko, hindi niya na-share sa akin. Kasi, busy ako ng mga time na yun. Busy ako sa canteen, busy ako sa restore ko. So, hindi niya siguro naisip na may potential ako, ganun. Hindi rin niya naisip. But then, siguro, win ng Panginoon yun para makita ko na meron pala akong in the near future o yung future ko, nandito pala sa Avon, gano'n. So, one time, hindi pa ito yung Avon Brands, meron pa doon. Nandun pa sa LPC. Hindi sa LPC na yon. Nung nagpunta ko, sabi ko, yung bro doon, hindi pa si Ma'am Ruby. Ma'am Lynn, sabi ko doon sa bro, Ma'am Lynn, bakit? Anong ginagawa ng mga yun? Ba't ang dami-dami laging tao? Sabi niya ganyan, ay, naku, mga ano yan, mga nag- recruit yan sa Avon bagong pasok sa Avon bagong magpa-member. Paano ba magpa-member as SL? Ano bang tawag dun sa nagre-recruit? Sabi ko, SLC, sabi niya. Paano ba mag-SLC? Ay, naka Miss M, sabi ko, gano'n no. Tawagan mo yung apply mo. Sabi ko, ma'am, sabi ko dun sa apply ko si Miss Lydia Monta. Alam niyo ba yan, si Miss Lydia Monta, siya ay sa buong Pilipinas. Siya ay top 15. Ang kinukuha lang ay top 21. Pero siya nasa top 15 siya. Sa buong Pilipinas yun. Ang laki yung benta niya. Million-million na talaga ang benta niya. And daan-daan libo na rin yung kinikita niya. Yung as in sahod niya, ha? Sahod. Ganyan. So, proud talaga ako na napunta din ako kay Ma'am Lydia Monta. In fairness, nung tinext ko siya, ma'am, gusto ko pong mag-SLC. Mag-sales leader candidate ang tawag niya sa SLC. In fairness sa kanya, pumunta siya kasama yung mister niya. Tapos sabi niya, sabi nga lang ni Ma'am Lydia, gusto mo talaga? Sabi niya, kasi hindi kita ini-inform regarding this SLC kasi sobrang pagkabisi mo, sabi niya na. So, mabuti at napag-isipan mo na, sabi niya. Kasi, ang isa pa, nag-trigger sa akin yung mga customer ko na recruit ng iba. O, halimbawa, customer mo, ni-recruit ng iba, hindi manghihinayang ka, di ba? E kung nag-SLC ka, nag-sales leader ka, di sa'yo napunta, o katulad nyo. Ako, kumikita ako sa inyo. Kung kayo ay, dahil EL ako, pag ang benta nyo ay, basta nasa 10% ako, yung mother FM ko, si Ma'am Lydia Monta, is 12% siya. Sa
sa lahat ng benta ng first gen niya. Eh, ang Avon, may first gen, second gen, third gen, may kita ka pa rin. Hanggang sa third gen, may 1% ka pa rin. Kaming kita. Kunwari, ikaw, nag-SL ka. So, may downline ka. Kung sa downline mo, may kita pa rin ako doon. Ganon. Tapos yung, halimbawa, nag-SL siya, yung downline niya, may kita pa rin ako doon. Biro mo yung hanggang third gen, may kita tayo pag tayo nag-SL. Eh, di yun na. To cut the story short, ano na, nag-SL na ako. Alam niyo bang ginawa ko? Yung LPC na yan, ang dami kong na-recruit na estudyante dyan. At nag-top seller pa sila, kalain mo yon. Ang isip ng ibang SL, yung mga estudyante, hindi mo pwedeng recruitin kasi baka mapass due. Pero hindi. Hindi lahat ng estudyante ganun. Meron akong dalawang estudyante na na-recruit, top seller pa sila. Siya si Jinky. Nakalimutan ko ang pili ni Jinky. Pero ano, sipag niya, top seller talaga siya. Tapos yon. Kailangan mo lang kasi, mayroon kang 10 na recruits or 10 members na i-re-registered kay Avon. Tapos yung benta nila at benta ko, benta natin, ang tawag doon group sale ay kailangan at least baka 30,000. Pag pinag-combine nyo, benta nila ng recruit mo tsaka benta mo, pinag-combine 30,000. Tapos may 10 kang member, yung buong month na yon pasok ka na, SL ka na, sales leader na ang tawag mo doon, nakagraduate ka na. Halimbawa ngayon, December, nakagraduate ka. On January 15, sasahot ka na. Ganun. Pero dahil nag-i-start pa lang kayo, kayo ay mag-rate ng 6% muna dun sa mga downline nyo. O paano ko, bakit ko sinishare to? Nais ko kasi na hindi lang yung ako lang yung makaranas ng ano, ng kung ano ba yung opportunity na naibibigay ni Avon sa atin. Alam niyo ba si Avon, ang mission ni Avon is mabigyan ng hanap buhay ang mga kababaihan na hindi na lang tayo umaasa sa ating mga asawa. Hindi lang tayo umaasa na mag-abroad o hindi tayo kailangan lumabas ng bansa para magtrabaho at iwan ang ating pamilya. Narito ang Avon, nandyan lang ang Avon para tayo ibigyan ng puhunan, pahiramin ng puhunan at yung puhunan na yon, pag iyon ay na ating napangalagaan, yung puhunan na yon ay credit line. Hindi man siya cash, pero in items. Pero pag kayo hindi na pass due, ang nagtuloy-tuloy yung inyong benta, malaki ang inyong kita. So, yon. Malaki kasi ang kita natin pag tayo ay SL na. Bakit? Bukod pa dun sa as kita ko sa inyo, may, pag nagbenta pa ako sa personal ko, nagbenta ako sa mga isang customer, meron pa akong 25% doon. At di ba, ang isang dealer ay hindi lang naman 25% ang kanyang kita, kundi meron pa siyang rebates. Kayo ay may rebates na maximum ng 22.5. Pero sa mga ano yon, cosmetics hanggang 22.5, pero ang non-cosmetics ay nag-rate lang siya ng 15.5. Yan. Yun na ang rate natin sa mga non-cosmetics, yung Inan CFT, yun yung mga bra, mga panty, mga 15.5 lang tayo, mga shampoo, gano'n. Pero sa mga bra, ay sa mga cosmetics, makeup, pabango. So yun, hanggang sa dumami yung dealer ko, bumenta na ako ng malaki. Dati, ang unang-una ko talagang sinahod, sa totoo lang, 1,000. Matuwa. Tuwan-tuwa na ako noon. 1,000. Tuwan-tuwa na ako noon. Sabi ko, kasi 10 lang yung tao ko eh. Oh, eh ang rate ko lang noon, 6%. Pero bakit kumita pa rin ako ng 1,000? Kasi nga, meron pa rin akong, ano, kumbaga sila, depende sa dami ng benta nila. O yun, so hanggang sa yung 10 na yon naging 20, naging 30, hanggang dumami ng dumami. Tapos ngayon, meron na akong mga downline na SL. Ito, so, yun nga, yun sila, Miss Agnes, marami na sila. Marami na sila, kaya yung benta namin ngayon, yung kita ko, ay hindi lang siya pang ordinary ano lang. Kumbaga. So, yun, nais ko lang i-share sa inyo kasi kung kayo talaga magpupursige na gustong pumita, hindi na kailangan mag... Alam, ang hirap din kasi, hindi naman sa ano, pag nanay ka na kasi, mahirap umalis ng bahay ng madaling araw, papasok ka sa pabrika, madaling araw, uuwi ka, gabi na, paano na yung pamilya mo, yung mga anak mo, di ba? Minsan, ganun yung iniisip natin, di ba? So, samantalang pag sa Avon, kahit dealer ka lang, malakas ka magbenta, sa'yo yung oras. O, di ba? Ikaw ang mag-decide kung anong oras ka aalis, anong oras ka magpapa-order, anong oras ka maniningil.
So, at lalo na ngayon, mas madali mag-order ngayon kasi pwede online. Text mo lang, chat mo lang, i-send mo lang picture. Meron na tayo ngayong online na catalog, brochure. Ako, doon sa ano, may video din ako ng Avon brochure. So yun, isend nyo lang, ishare nyo lang, alam na nyo yung customer mo, makakapili na siya ng, ano, hindi na tayo gano'ng nakapagod sa pagpapa-order. Yun ang kasarapan doon. Pero alam nyo, darating ang time, halos lahat na ng tao gusto mong mag-dealer. Hindi as dealer na magbebenta, kundi yung pang-personal mo lang. Kaya, kayo, as kung kayo ay dealer, mawawalan kayo ng customer kasi sigurado magda-direct sila na magda-direct dito. Yung iba nga, hindi na magpapaalam sa inyo, pupunta na lang dito. Ang mahirap nga nun, hindi pa ikaw naka-recruit. O, di ba? Sabi mo na hindi ka nag-SLC. Kung sinabi man lang sa iyo sana, o kaya na-share mo sa kanya na ano, at least meron ka na pakinabangan, recruiter's price. Eh, ang recruiter's price pa naman minsan ngayon, bra. Di ba? Minsan ganun, hindi na magpapaalam sa iyo, pupunta na lang dito. O namamalayan, ay! Sasabihin mo, ay sayang, ba't hindi ka ba sa akin nagpa-recruit? Nagsabi ka ba? Di ba hindi naman sinasabi? Hindi naman na-i-share siya, baka gusto. Kaya nga ganito gagawin nyo. Baka namang, ano, may plano kang magpa-register sa Avon. Taratayin mo na. Baka namang gusto nyo magpa-register sa Avon. Eh, huwag kang didirekta sa Avon. Sabihan mo, pagsasamahan kita. Sasamahan kita, i-assist kita. Ganun, ganun sasabihin mo. So yun lang yung ano, hanggang lumaki na yung benta, alam niyo ba nakapagpaaral na ako dalawang nurse, yung dalawang anak ko na nurse, tapos na sila. Yung isa na sa abroad na, yung isa na dito sa St. Joseph, nagkaan siya. 2 years yung experience na hinihintay pa niya. Tapos yung isang, yung panganay ko, maga nag-asawa, ayun, di nakatapos, ayun, pero nakapag-abroad naman siya kayo. Tapos yung bunso ko, yung nag-aaral. Kaya yun lang ang mai-share ko sa inyo na sa Avon, totoo yung nakikita nyo sa ano, sa commercial, na dahil sa Avon, gumanda ang buhay ko, totoo yun. Ako na nagsasabi, totoo yun. Hindi sila mga bayaran. Sila ay totoong mga sales leader katulad namin. Mga na-meet ko na sila, kasi pati mga lalaki, yung mga modelo mga lalaki, rumarampay yung mga yon. Nako, pag yun ang rumampay, nagsisigawan ang lahat kasi mga bukol-bukol. Hindi nga, brit! Hindi rin naman nakakubad yun. Nakakubad sila, tapos nakabrit lang sila, nagrarampa, mapapanood mo sila. Kung gusto nyo tumali, sabi lang kayo, kukuha namin kayo agad ng ticket, mabayaran nyo lang. Minsan, ano, ang credit. Ang credit yung ticket, tapos bibigay na lang yung so, yun lang. Yun na, i-share ko na through Avon, nakapagpaaral ako ng mga anak ko. Ngayon, nakatapos na yung mga anak ko, nagtatrabaho na sila, so medyo hindi na ako gano'ng haggard, nakatulad dati. Ayan, si, ano, alam niya yan. Araw-araw kung saan-saan nila ako nakikita. Sa sulok may ata ng lamaw, ng limay sa kanila, o, oh, asan kayo? Orion? Orion tong mga to? Nakakarating pa ako sa kanila, nagre-recruit ako. Nagre-recruit ako, nagde-deliver ako, ganun ako, nung nagpapaaral ako ng ano. Nagpa-flyer pa ako. Oo, yan, tatagal rin ko nilang, ano, nagpa-flyer ako, pero ngayon, nakatapos naman na yung mga anak ko, tapos medyo stable na rin ako sa Avon. So yun, pinapangalagaan na lang ako, pas mo kayo, may secretary na ako, kalibihira nyo na akong makita. Kasi ano, ang gagawin ni Jeng kung nandito din ako, di ba? O, eh, bahala na siya sa inyo. Ganon. So, Avon, so thank you kay Lord. Kasi binigyan niya ako ng company na talagang kampaning mayaman, ha? Mayaman na kampany, which is Avon. Ang daming pautang ng Avon na hindi nasisingil. At, pero tignan nyo ang Avon ang bait. Alam nyo bakit? Halimbawa, yung may past due, ang past due niya ay 10,000. Meron nga yung ano ang Avon program na half na lang babayaran niya. 5,000 na lang yung past due babayaran. Ganun. Ganun na ang anong program ng Avon na yun. So, yun. At tayo ay nasa company na which is number one company. Tapos napakabait. Napaka sobra pagdating sa mga kababaihan. Talagang very supportive ang Avon. So, yun lang.